they have the available remedies na maaari po nilang gawin upang ihinto yung or i-reverse yung decision ng korte, ihinto yung execution. Kung wala hong ginawa yung akusado o ang kanyang pamilya, hindi naman ho dapat ito isisi pa doon sa nanalong litigant. Ano? Sa ordinaryo hong proseso, pang-araw-araw ho, nakikita ho natin na ganito ang ginagawa. Bakit ho ba pilit na lahat ho isinisisi sa pamilya Corona? Kung meron ho silang hindi ginawa at that point in time, that is their own lookout. But for them to question the validity of a final and executory order or decision of the trial court, ito po'y nagpapakita sa kanilang insensitivity. Ito po'y nagpapakita sa walang tiwala at walang pagrespeto po dun sa ating mga korte. At yan naman po ay hindi namin hinahayaan. Ayun po, kapag patay na po ba yung defendant, pwede po ba siyang kasuhan? Defendant, kapag namatay na. Okay. Hindi po patay yung dinimanda. Siya po'y buhay na buhay nung nagsimula po ang kaso. Namatay lang po siya nung, kung tama po ako, nung magkaroon na ng desisyon. So, liliwanagin ko po, ano po ba mga batas na sinasakop nito sa ganitong mga usapin na may namatay? Kung purely civil po ang kaso, meaning walang kriminal, nasa Rule 3, Section 16 po yan. At ayon po doon, pag namatay, buhay pa rin po ang kaso. And there is what you call substitution. Pwede pong may pumalit doon. Meron rin po na provision yan sa criminal procedure, sa Rule 113. Ang ibig po sabihin nun, paano po kung may namatay? Generally po, pag may namatay, dahil nga tao, bangkay na siya, wala na rin po ang criminal case. Tama po ba yon? Ngayon po, kung meron po mga ibang kaso na offshoot po, na hindi nagmumula doon sa krimen na yon, ay buhay pa rin po yon at pwede pa rin pong ituloy yon. Ngayon, siguro po ang tanong ng abogado kanina is paano, patay na, pwede pa bang mag-execute? Tanong niya yon. Pwede pa bang mag-execute, patay na? Huwag ho akong pakinggan nyo, nasa rule 39 po yan, section 7. Ibig po sabihin, pagpatay na ang obligor or yung may pagkakautang o sinabi nga dapat magbayad, yun po ang provision na mag-a-apply. Pwede pa rin po. Ngayon, medyo po masalimuot po ito eh. Kaya po masalimuot, alam niyo po kung bakit? Kasi binipilit nilang suriin isang kasong tapos na final executory. And ina-attack nila collaterally dito sa impeachment court para i-discredit yung tao, ang clerk of court po umupo lang doon para patutuhanan, meron pong desisyon. Ito pong desisyon, ganito po ang nangyari. Ito pong desisyon, ito po ang naging desisyon, conviction. Wala po siya magagawa. Although, sige, pwede mo siyang presentahan, tanungan, pero wala na pong mababago ron. Unless na gumamit sila ng remedyo na ayon sa batas. Hindi, katulad po ng sinabi ng aking kasama, yung nga mismong interesado, hindi nag-appeal eh. Wala hong remedyong ginawa. Pati nga po, hanggat dito po, yung inaction or kakulangan ng pagkilos nung mga na-convict, ay isinisisi pa rin sa mga corona. Di po ba? Ito po ay, kung babalikan ninyo, is more than 10 years ago. Isang dekada na po. Tapos dahil sa hindi pagkilos ng iilan, sino po may kasalanan? Corona pa rin ay may kasalanan. Yun po ang mabigat dun sa kalagayan namin po ngayon. Hindi po ba medyo kakaiba? Had to be paid and they try to raise the amount by sharing the shares. Tama po. And then, ang bumili po ng shares yung anak po nung, hindi po ba medyo kakaiba yun? Is it done to take over the company? Ay, hindi. Kasi, kung tatandaan ninyo, public auction to. Ibig sabihin, pag sinabi mong public auction in accordance with the rules, ina-advertise pa nga yan eh. Para kung sino interesado, yun ang bibili. Pero ang tandaan ninyo, itong korporasyon na to is not listed. Hindi siya yung katulad ng mga korporasyon na nakikita natin sa stock exchange. So, closed family corporation to. Kung ikaw rin yung bibili na stranger ka, ibig sabihin wala kang kinalaman sa korporasyon, hindi ka rin siguro interesado kasi isipin mo, hindi ko alam paano pinapatakbo tong korporasyon na to. Hindi ko alam kung kikita ba ako pagka nag-invest ako dito. So siguro kaya yun yung dahilan. Walang gusto mag-bid at mababa yung bidding price. Pero kung tatandaan nyo rin dun sa testigo, yung value nung judgment was 500,000.
magkano lang nabili yung shares? 28,000. So, ibig sabihin, hindi enough yung binayad nga dyan sa auction para makover yung judgment. So, kaya sabihin nyo, bakit parang ang baba lang ng pagkabili? It's because yung kinocover niyang amount for the judgment is very small. Kaya, siguro hindi kakaiba dito na tinanggap din yung presyo na yun because related naman doon sa yung doon sa nakumukuha nga, ibig sabihin kung kanino ina-award dapat yung value na yun. So hindi, in any case hindi unusual to, lalo na close corporation yung involved. So through the sheriff we want to prove that the shares really belong to the daughter of Chief Justice and therefore this not need not be reflected in his salin, parang ganun po. More of dito, makikita natin, kasi isa rin sa mga siguro at katanungan dati na assuming nga na nakapag-utang sa Basa Gidote Enterprises, isa pa yung related na fact dito, yung kung may 11 million pesos na inutang, paano na utang? Kasi nga, di ba, makikita nyo sa mga pahayagan, sinasabi ng mga Basa, pamilyang Basa, hindi namin alam na nakautang sila. Because by then, iba na yung majority owner. Nung umutang, ang majority owner na halos may-ari na ng buong korporasyon dito ay si Carla Corona at si Mrs. Corona. At meron pang mga papatunayan eventually dito yung mga resolution nga na nagbibigay ng kapangyarihan na magbigay ng gumawa ng transaksyon na may kinalaman sa Basa Gidote Enterprises. Kaya ngayon cheque na binayad ng City of Manila, naka-address na lang kay Mrs. Corona as trustee for Basa Gidote Enterprises. So, yun yung makikita nating unti-unting nabubuo yung storya in relation to the sarin. Okay, karagdagan lang ano, yung dadagdagan ko lang yung katanungan mo doon sa public auction. Walang masama na yung relative ay mag-purchase doon. Kasi nga public eh. Kung sino pong interesado ay pwede. Makikita nyo nga po kung ang bangko ay nagpa-public sale, execution. Yung bangkong nagpa-utang ang mismong bumibili po noon para mabayaran. So wala pong kakaiba ron. At tingnan nyo po, ang sheriff dito ay umupo at inupo lamang para patotohanan may nagbenta ba, binenta ba, nagkaroon ba ng public sale. Yun lang ang dapat niyang patotohanan dito. Pero po makita nyo, layo na ng inabot natin. Pati yung mga proceedings na hindi man lang alam na sheriff ay itinatanong, probate, itong, talaga po hindi alam ng sheriff yun. Kasi hindi po pasok sa husgado niya yun eh. Ang trabaho po ng sheriff ay ministerial. Wala po siyang discretion. Ito po ang inutos ng batas sa kanya. Ito po ang gagawin ko. Itong ibebenta ko. Ganun po yun. Sir, just to backtrack a little, kailan ho nangutang si CJ sa BGEI? Kung tama ho ako, parang 2003, ano? Parang 2000, I'm not too sure, 2002, 2003. Mga ganun po. Nakadeklara naman ho yan sa SALN eh. May kita nyo yun. Pag binalikan ninyo, meron naman kayong kopya. Na nakalagay po doon eh, 11 million po. Nakalagay naman so, po doon. Mabi-verify nyo naman po sa records. Okay. Kailan ho nagkaroon ng bentahan ng shares? Kailan binili ni Carla yung shares? Parang nga kung tama yung pagrinig ko kanina, September 2003 rin po. 2003. Yes, opo. Pero 2001, binayaran ng Manila opo. Yung property. Opo. At the time binayaran ng Manila yung property, hindi pa majority owner okay. si Carla at okay. Christina Corona. Si nung time na binili ng City of Manila yung lupain ng Basa Gidote Enterprises sa Manila, hindi pa shareholder si Carla, pero si Mrs. Corona ay meron na siyang document no na unang-una shareholder na siya, pangalawa, merong document authorizing her to be trustee. Yun yung pagkaintindi ko. May... Pero hindi majority owner si Mrs. Christina Corona. Oo, shareholder time. Si... Jose Basa, diba? At that point in time kasi, kung maalala ninyo, nagkaroon na rin naman ng desisyon, patuloy ang kaso, di ba? And at that point in time, si Mrs. Corona continues to be an officer of the corporation. At maalala nyo po sa testimonya noon na merong power of attorney or authorization, kung tama po ako, resolution, na ino-authorize siya na magbenta ng property na tinukoy rin naman ng isang senator judge. So makita nyo po yung nangyari ay binenta niya under that authority. Ang pera po ay ibinayad sa Basa Gidote kay Christina Corona in trust for, nabubuo na po yung picture eh, in trust for Basa Gidote. Nung mga panahon po yun, ng 2003 na tinanong ninyo, ay umutang po, nag-advance ang ating Chief Justice ng 11 million para po bumili ng property. Ngayon, tatanungin mo, baka wala pa namang authority at that point in time.
we could put that question on the floor. Pero po ang tanong dito, yan bang action na yan could be ratified? Kasi po yan, lahat yan pwede i-validate eh. Bakit po niyo nasabi? Sasabihin niyo, bakit ko nasabi? Eh sila na lang po ang nagmamay-ari ng kumpanya. So sila po ang pwedeng mag-validate doon sa mga transaksyon. So sa ngayon, sir, just to clarify, sino-sino nga hong may-ari ng kumpanya? At ilang percentage yung pag-aari? Ay, ang aking, kung tama ang aking pag-alala, no? 90 plus percent or 97% dahil sa bilihang iyon ay pinagmamay-ari na ni Carla Castillo. And then the rest, samot-sari, halo-halo na mga... Si Mrs. Corona, yes. Siguro mga ganun din yung balanse po noon. Or ilan? Or maybe less. Kasi kailangan mo niyan na, syempre, para makabuo ka ng board, minimum ng 5 eh. Diba? So merong iba dyan na meron ring nagmamayari ng shares. Pero siguro ang kailangan natin tingnan na yung bulk of shares na kanino. Yung full control ng kumpanya ay na kanino. Na kay Carla Castillo yon. Yung kasi siguro mahirap din sa'yo magbigay ng definite statement. Yun yung pag tinignan mo yung records based on sa nangyaring execution sa kaso na ito at sa dating pagmamayari, ang talagang halos may-ari ng buong kumpanya ay si Carla Corona and Mrs. Christina Corona. Pero may ongoing intra-corporate controversy din kasi na nakabinbin ngayon sa Regional Trial Court na nagka-claim nga yung Basa family ng ownership dito sa Basa Gidote Enterprises. Kaya nga ho, eventually ipapakita rin na yung pera na yan din ay intact yung buong 34 million pesos na galing sa City of Manila. Prosecution na ulit kung may pera si Carla Castillo para ipambili ng shares. Ano po masasabi niyo? Eh 28,000 po nung binili po 'yon ang halaga noon. Medyo mababa kasi po palubog na rin 'yon ang at the time ano at nag-aaway po ang mga miyembro ng pamilya. At 'yun po naman transparent dahil sa public sale po ito ginawa. And binili po niya. So 28,000 siguro po, even at that time, may kakayanan naman po bilhin ni Carla yung mga shares po ngayon. Sir, yung statement po ni Presiding Officer Enrile na kaya inalaw niya rin yung prosecution magtanong pa para i-establish o tingnan kung may machination on the part of the Coronas sa pagbili ng shares and everything. Siguro yun ho ay bunsod na rin ng mga pagtatanong dun sa cross-examination. Ngunit kami naniniwala at malinaw po sa amin na wala pong kinalaman si Chief Justice Corona. No? At nung time ho na yun ay siya ay nag-uumpisa pa lang hong Associate Justice ng Supreme Court. Mapapatunayan naman po at malinaw na hindi po siya nakialam dito kung yun ho ang insinuation ng mga prosecutors, no? Dun sa pagtatanong nila. Hindi po yan valid, no? Sapagkat kung malalaman po natin, hinirap po namin ngayon yung clerk of court, pati yung sheriff, para pakita ho talaga na walang tinatago dito, na pati ho ito ay transparent. At kung meron ho talagang kamalian, sabihin na ho natin na yung mga akusado dito, naramdaman nila na may gumagalaw laban sa kanilang mga karapatan, dapat po nung pagkakataon na nararamdaman nila yon, inilabas na ho nila yan. O may ginawa ho sila. Ano? And they were given the benefit of a remedial action. They were given the opportunity to hire and engage a lawyer of their liking. Ngayon, hindi po nila ginawa yon. Hindi naman po siguro patas na ibintang ho nila o sabihin nila na may ginagawang masama ang pamilyang Corona. May idadagdag lang ako, no? Siguro kailangan lang natin tandaan din na ito ay isang impeachment case. So ang kapangyarihan ng Senate Impeachment Court is to try and decide cases of impeachment, which means ang at issue dito yung impeachable offenses tsaka yung mga allegations doon sa impeachment complaint kung pwede bang ma-impeach si Chief Justice Corona based on the allegations that they made. So, wala nang kinalaman dito. I think kung meron sasabihin na merong puwersa o machination sa ginamit para makuha yung shares, ito isang bagay na dapat Regional Trial Court o yung tamang forum yung tignan. At titingnan nga natin na 2003 pa itong sales of shares. Ngayon, 2012 na. So, palagay naman namin kung merong
nagkakamali dito, yung mga mismong involved, si Jose Basa o yung kanyang mga anak, ay question na ito sa tamang forum. So, it's been 8 years at mukhang hindi naman ganun yung nangyari. So, parang wala namang pursahan na nangyari rin. Pati siguro, isa pang punto dyan. No? Pinapakiusap namin dahil dito sa mga pagtatanong dito sa cross-examination, ay mukhang ipinapakita na inaabuso ni Mrs. Corona yung kanyang karapatan. Sana naman po ay wag ganyan ang ating isipin sapagkat unang-una po pumasok po si Mrs. Corona sa isang kaso, no? Dito po sa prosesong ito, meron pong judge at patas-patas po ang laban diyan. Ngayon po nagkaroon ng desisyon na favorable sa kanya, in-execute niya po 'yan. Yan po ay nakapaloob pa rin po sa kanyang karapatan. Ngayon kung ang pinalalabas po nila bakit siya nag-execute kung namatay na yung isa sa mga akusado, hindi naman po 'yan tanging kagustuhan lamang ni Mrs. Corona. Yan po kasi yung naaayon dun sa alituntunin, yan po yung naaayon dun sa batas. At sa kanya naman po ipinoprotektahan lang po niya ang kanyang karapatan at ang kanyang interes dito sa kasong ito. Sir, kung mababalik tayo sa sal-in, yung 11 million na loan galing sa BGEI, kaya hindi dapat yung BGEI, pera ng BGEI yon hindi dapat nasa sal-in ni CJ. Tama. Ang pinapaliwanag dito ay kasi dati, nung tinitignan yung disclosure ng sal-in, parang may insinuation o parang pinapakita rin na alam namin na dapat hindi at issue to dahil nasa 2.4, di ba? Pero parang pinapalabas din, teka lang, bakit nakabili dito sa Bellagio or dun sa columns kung ito yung kinikita niya. Tapos nakita nga dun na may 11 million. But nung time na sinabi na nakalagay yan sa liability na medyo nagtutugma na merong 11 million pesos na nagamit na pwedeng gamitin pambili ng property, tinatanong naman, gusto nilang patunayan that time na wala namang kakayahan yung sinasabi mong pinag-utangan mo eh. So parang ang pinapalabas ba na hindi totoo yung utang, siguro linigay mo lang yan sa liability column para kunwari meron kang napag-utangan ng pera. Pero ito yung pinapatunayan ngayon na mayroong pera ang BGEI, may kakayahan itong magpautang, at kung paano napag-utangan ito ay dahil makita natin na yung majority owners ay merong kakayahan na magbigay ng authorization para magpautang. If Carla Corona is now, Carla, Castillo is now the major stockholder of BGEI. Nagbabayad ba siya ng tax for dun sa stake niya doon? Yung taxes ho kasi. May record ba nun? May record. Well, of course, wala tong kinalaman sa impeachment. So it's maybe a question na kailangan tanungin natin mismo si Carla or yung if ever yung BIR. But we have to remember, pagka owner ka ng corporation, yung isa sa mga tax liabilities mo in relation to it would be yung mga taxes on dividends na makukuha mo doon sa korporasyon. So, these are things na hindi na related dito sa impeachment. Ang pinag-uusapan natin ay ang sal-in ni Chief Justice Corona at bakit ganun yung mga entrada dito at kaya naman pumasok tong BGEI dahil nga sinasabi natin, maliwanag kasi sa kanyang sal-in na merong nakalagay sa liability column nga na utang sa BGEI. Sir, follow-up dun sa question kanina. Sir, nung December 12, nung na-impeach si CJ, di ba you were saying CJ had to withdraw 35 million pesos, tama ba? From PS Bank? Is that correct? I think thereabouts, no? Mga 30 plus. Ganong halaga. Because that's supposed to be parang funds ng BGEI. Tama ba yun? Parang ganun nga yun. So, yung pera hong yun, supposedly that came from the sale, di ba ho? Nung 2001, property, yes. Ng property. Yung sale ng property was supposedly in the name of Mrs. Corona in trust, tama ho, for BGEI. Yun ho yung dineposit sa land bank? Iba pa?
how did it find its way in PSBank? Siguro po yung katanungan na yan, kailangan hintayin natin ang mga susunod na testigo. Kasi sa ngayon, hindi pa ho pinag-uusapan yan. Ang maliwanag lamang ang may proceeds ang bintahan ng lupa. Palagi ko ang tinatanong ninyo is how did it reach PSBank. Mm-hmm. Yun siguro yung takbong hinahanap ninyo. Siguro po hintayin ninyo yan, hindi po yan sakop ng testigong ito. Okay, but the reason why it's parang, kasi parang inaring pag-aari na talaga ni Mrs. Corona at hindi na ng BGEI, di ba? Yung naging treatment dun sa pera. At ang dahilan dun ay dahil sa lumalabas nga sila ng anak niya, ang may majority-ing control na sa BGEI. Siguro po, naiintindihan ko yung katanungan ninyo. Pero po yung katanungan na yan ay incident lamang po. Kasi ang kailangan lang natin makita sa aming pananaw, ano, yung BGEI ay nag-exist ba noong mga panahon na yon? Ang BGEI ay may pera ba para makapagpautang? Dahil lumalabas sa SALN na nangutang ang Chief Justice. Kung yun ay mapapatunayan namin, sa tingin ko'y sapat na. Yung mga issues, no, yung mga sub-issues niyan, although hindi namin tinatanggi, siguro sa ibang forum, na sakop naman na ibang kaso ngayon ukol dito sa mga shares na ito. Comment lang sir dun sa yung paliwanag kanina ni Senator Angara tungkol sa yung motion to inhibit. O alam niyo po, malinaw na malinaw po sa amin na ang posisyon po namin dito ay ginagalang po namin yung naging sagot. At kami naman po bilang mga abogado, kinakailangan lang po namin talagang ilabas kung ano ang sa tingin namin ay makakatulong doon sa kaso ng aming kliyente. Ngunit ni minsan po ay hindi naman po namin ito gagamitin na issue laban po sa kay Senator Angara. At lalong-lalo na rin po kay Congressman Sani, sapagkat kami po ay naniniwala na dapat po dito ay hindi naman po namin ito ginagamit na personal na issue. Ito po ay talagang nakakabit lamang po dito sa kaso ng impeachment. At ni minsan po ay hindi po namin tatahakin yung landas na yan upang kami makapanakit o makapanira ng ibang mga tao dito sa impeachment proceeding na ito. Nung sumagot po kasi si nung inyong lead counsel, parang kumambyo siya na parang hindi naman lahat totoo, parang may something na ganun doon sa nakalagay sa ano, kumambyo si Justice Cuevas. Prosek ang sinisi niya. Alam niyo naman ang taong nandun sa floor, I will have to respect that. Kasi siya ang lead counsel namin at sinabi na po niya yon. We will have to abide and we will have to stand by it. Ganun kasi yon eh. We work as a team. We respect each other. We respect the prosecution. Ginagalang po natin yan. Ganun po. That's how we proceed with this, with the conduct of the proceedings. May binanggit din po yung mga senator judges na wag yung depensa sa una, wag na kayong magpa-inhibit ng mga center judges and just focus on the trial, on the entire proceedings. Tama po yung ginagalang po namin yung pananaw ng mga senator judges, ginagalang po namin yung pananaw ng presiding officer. Ang hinihiling lang po namin ay sana bigyan din po kami ng laya, bigyan po kami ng pagkakataon na maiporma rin naman po ang aming depensa, mabigyan din po kami ng tamang panahon na maipresenta ang aming ebidensya. At mapaliwanag po namin, hindi lamang po sa kanila, ngunit sa taong bayan na rin, kung ano ho ba talaga ang kahinaan ng mga ng verified complaint at kung ano ho ba yung kawalan ng ebidensya ng prosecution. Posible yung hindi pa yan ang huling motion niya to para magpa-inhibit ng isang... Alam niyo ho kasi yung mga gayitong pagkakataon naman, nais na rin siguro namin ipabatid sa inyo, hindi naman ho ito yung pinagpaplanuhan, no? Ito po ay talagang bunsod lamang nung pag-usad ng kaso at kung meron po kaming nakikitang kadahilanan, ito po ay pinag-aaralan namin at kung sa aming pong pagtanaw, ito po ay makakatulong sa aming kaso, ito po ay aming gagawin. Pero hindi minsan po hindi po namin ito pinagpaplanuhan na parang gawin natin to para makapanira o makapanakit. Yun po ay napakalayo po sa aming intensyon. Kanina po sabi ni... All right, we break away from the press briefing of the defense panel of Chief Justice Corona, and we'll go over to our Senate studio with our colleague, Attorney Adele Tamano. Adele. Hi, Tony. Hi, LJ. Hi, Adele. Well,
somewhat interesting turn of events in that